1965, itinatag ni Ruben Edera Ecleo Sr. ang Philippine Benevolent Missionaries Association, PBMA, sa Sitio, Puyange, na ngayon ay poblasyon na ng Sunset. Ang PBMA ay isang di-sektang organisasyon na nililimitahan ng isang malakas na diwa ng kapatiran. Hindi nagtagal, pagkatapos nito, mga miyembro mula sa lahat ng dako ng Pilipinas ay lumipat sa isla upang patuloy na magkasama sa kanilang tagapagpatag. Samantala, naging munisipalidad ang Basilisa noong June 17, 1967 sa ilalim ng batas ng Republika bilang 4986. Noon ay pinangalan ito bilang Rizal ng pambansang bayani ng bansa. Ang munisipalidad ay pinalitan na ng pangalan bilang Basilisa noong June 21, 1969 sa ilalim ng batas ng Republika. Ang Tubajon, na dati isang barangay ng Loreto, ay naging isang munisipalidad noong June 21, 1969 sa ilalim ng batas ng Republika bilang 5643. Ayon sa lokal na alamat, sa panahon ng rehimeng Espanya, isang bangkat na sakay ay Guardia Civil ang lumapag sa baybayin ng Tubajon sa paghahanap ng isang kriminal. Ang isa sa kanila ay napunta sa isang ilog at makita ang isang lalaki na kumakalabog ng mga dako. Pagtataka, tinanong niya ang lalaki, "Ano ang gagawin mo dito?" Ang lalaki ay sumagot na, "Akong Tubajon ang suba, araw madali dako ang mga isda. Lasunin ko ang ilog ng mga dako ng tuba upang madaling mahuli ang mga isda." Nang bumalik ang lalaki sa pangkat, isinalaysay niya ang lahat na nakita at narinig mula sa katutubo hanggang sa kanyang mga kasama. Mula noon, tinawag na Tubajon ang lugar. Ang pinakabagong munisipalidad ay ang San Jose, nilikha noong November 15, 1989 sa ilalim ng Batas Republika bilang 6769. Ang bayan ay pinangalanan bilang parangal kay Jose Ecleo, na kung sino ang naging tagapanguna nito at ama ng noon ay alkalde ng munisipalidad ng Dinagat, Ruben Edera Ecleo Sr. Ang bayan ay ang upuan ng PBMA. Ang Dinagat Islands ay bahagi ng unang distrito sa lalawigan ng Surigao del Norte hanggang sa naging lalawigan ito noong December 2, 2006. Na may pag-aproba ng Batas Republika bilang 9355, may akda ni Representative Linda B. Ecleo. Ang charter ng lalawigan ng Dinagat Islands sa isang plebisito, itinlaga ni Pangulong Ruy Magapagal Arroyo ang unang hanay ng mga opisyal ng lalawigan noong January 26, 2007. Unang inihalal ilang buwan pagkaraan sa halalan noong May 14, 2007. Ang mga nahalal na opisyal na ito ay umupo noong July 1, 2007. Noong February 11, 2010, ang Korte Suprema ng Pilipinas ay dineklarang null at walang visa ang mga pagkakalikha ng mga lalawigan ng isla ng Dinagat. Sa batayan ng kabiguang matugunan ang lugar sa lupa at mga kinakailangan sa populasyon para sa paglikha ng mga unit ng lokal ng pamahalaan. Ang desisyon ay hindi pa nagbigay ng pangwakas at pagpapatupad. Dati ang halalan sa May 10, 2010. Sa magtuwid, ang komisyon sa halalan, inayos pa rin ang halalan para sa magkakahiwalay na kinatawan ng Kongreso at mga opisyal ng lalawigan.
Bagamat ang original na desisyon ay ginawang pangwakas at pagpapatupad noong May 18, 2010. Sa gayong paraan, ibinalik ang Dinagat Islands sa Surigao del Norte. Ang mga opisyal na inihalal noong 2010 ay patuloy na naglingkod sa lalawigan kahit sa buong legal na laban na sumunod. Nakalaunan ay nakita ng Korte Suprema na binaligtad ang posisyon nito. Noong April 12, 2011, binago ng Korte Suprema ang nakunang pagpapasya pagsuporta sa konstitusyonalidad ng batas ng Republika bilang 9355 at pagpapatuloy sa paglikha ng Dinagat Islands bilang isang lalawigan. Isang entry of judgment noong October 24, 2012, natapos ang legal na laban sa paligid ng estado ng lalawigan at tinapos ang paghiwalay ng Dinagat Islands mula sa Surigao del Norte.